we already assume that. Ang tinatanong ko ngayon, yung 2,000 pesos na rin recommend. Kasi talagang umaaray tayong lahat sa total noon. Laki-laki eh. Opo. And at the same time, may nagsasabi na kahit ibigay mo, hindi naman ganun kalaking tulong yon. Opo. Yun po, ano, based po sa aming... So, anong dapat natin gawin para makatulong ng, makatotohan ng tulong, alam mo yun? Yes, na po. Nadadama talaga, imbes na, yun nga, maraming exemptions, incentives, discount, pero sa totoo lang, hindi naman na-avail yun eh. Regarding po doon sa nabanggit niyo na there are already existing laws and programs and services for persons with disabilities, yes, it is very true, but it's not enough. Ang talaga pong hinihiling din namin, sinusuportahan po namin itong bill na ito para po makadagdag sa panggastos po talaga. Kasi being a disabled, ang dami po talagang extra expenses like medicine, assistive devices, pwera po doon sa mga carers na kailangan din namin pong bayaran. So, regarding po doon sa nabanggit niyo na there are already existing laws and programs and services for persons with disabilities, yes, it is very true, but it's not enough. For example po, for the discount that we have, it can only be availed po of people who have the services in their communities. Kung may restaurant sa lugar mo, kung merong drugstore sa lugar mo, ma-avail mo siya. So, yes, kung meron kang pambili, ano mo siya, no? So, yes, we already assume that. Ang tinatanong ko ngayon, yung 2,000 pesos na rin recommend. Kasi talagang umaaray tayong lahat sa total nun. Laki-laki eh. Opo. And at the same time, may nagsasabi na kahit ibigay mo, hindi naman ganun kalaking tulong yon. Opo. Yun po, ano, based po sa aming... So, anong dapat natin gawin para makatulong ng, makatotohan ng tulong, alam mo yun? Yes, na po. Nadadama talaga, imbes na, yun nga, maraming exemptions, incentives, discount, pero sa totoo lang, hindi naman na-avail yun eh. Opo. Yes po, Madam Chair. The 2,000 pesos po is based po dun sa study namin, ano, kung magkano po yung nagagastos ng isang household para po sa isang pamilyang may kapansanan in terms of their expenses po sa transportation and medical services. Ilan lang po yun sa expenses nila. Yes po, totoo, hindi po siya sapat at hindi lang po ito yung solusyon. Because as you have said, we have to make our environment accessible and also we have to make support services in the community. So ito pong 2,000 pesos na to would be a support po doon sa mga bagay pa na ipoprovide ng ating pamahalaan sa ating po mga persons with disabilities. And it can also be used po to address other disability-related causes such as having a... support po, no, sa mga personal assistants who are always, most of the time po, are family members, no, na hindi na po, na, for example, makapagtrabaho sapagkat kailangan po nilang tulungan yung mga kapamilya po nilang may kapansanan. So, yun po ang pinaka-essence po kaya bakit po siya 2,000 pesos. Ayun po. That's right. Ang realidad, alam natin na talagang... walang pera ng ganyan eh. Okay, Ms. Llanos, please. Okay po. Baka may suggestion kayo na iiba or maayos natin to. Kasi gusto natin tumulong, walang ganong kalaking pera. May suggestion nga na i-face na lang. 3 taon bago sabay-sabay kasi sobrang laki eh. Okay. Ang naman sa Link of Video of the Philippines, alam natin na yung 2,000, umatihan natin ang actual. Oo, mas malaki talaga. Kailangan din natin timbangin. Alam din ng sector na ilaw ang pera ng ating gobyerno. So, kailangan itindihin din natin. So, win-win solution ang nakita namin sa 2,000, ma'am. I see. At tapos, yung kumpil naman sa data, ma'am, out of now, talagang malayo yung data now, PRP na kung hindi ng DOE, at ka-actual na hawak ng mga ilaw, ng mga name of warm body. Nakaamin at ilaw, mga pangalan ng warm body, at kami ang nabibigay now, nandiyan sa frontline officer, ang mga person with disability affairs officer of the Philippines. Pero now, magkaiba ang may problema, may discrepancy sa data ng PRPWD and sa ilaw, dahil hindi po lahat ng LGU meron ilaw.
hindi ko lahat ng implement ng Republic Act 100072. Malaking tulong ito na kausapan natin ngayon para maugliya talaga kung lahat ng local government unit regardless in ang plot at inanihan ko ang mga person with disability. Regardless of inaukahon yan, we have to give them na services na clinic. Panagyaw na appreciate ko po si Madam Chair at ang pamilya na ay dami-dami na kumbakas sa Pilipinas. Pero, tanungin namin yung mga kasamahan namin, alam lang hindi ko ramdam ng nakababa. Mas naramdaman ko po ngayon sa puso mo, Madam Senator. Ang gusto mo talaga mangyari sa sektor. Maraming salamat po. I think there is no one in this room or probably elsewhere who objects to the intent of helping our PWD. Lahat tayo sang-ayon dyan. For me, it's overdue. Talaga naman overtime na to kung bakit hindi pa nagagawa to. Eh, nagsabi na tayo ng Magna Carta, wala naman nangyari. Nagsabi na tayo ng 1%, eh, wala pa rin nangyari. Ibig sabihin, lahat tayo sang-ayon dito. Kaya lang, kung pwede lang, pag-isipan natin, saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo maghahanap ng solusyon? Yes, Madam Chair. Gahanap ako ng pera? Wala pa kayong idea? Kaya ano na lang namin, Madam Chair, we just like to put it on the record na we are not against the social pension. However, we would like to manifest na please, parang awa nyo na po, hindi po kaya ng LGUs yan. Inunahan na kita. Na-mention na po yung mahiwagang Section 17, pero we must understand yung mahiwagang Section 17 po encompasses all the sectors. The Section 17 encompasses all the sectors. No, it doesn't. It only mentions explicitly seniors and PWD. Meron pa pong marginalized sectors. Yeah. So, that's only just two of the different sectors po. And then yung 17 billion na po na pinag-uusapan natin, halos ano na po yan, 1% ng budget ng buong, that's around 1.5% of the NTA of all LGUs. So, medyo hindi po kaya ng LGUs. Yes po. Bibigay sa LGU ako. Madam Chair, inuunahan ko na lang rin po with the economic team because yung sa EO-138 po na despite the decision of the President to defer the implementation of EO-138 na pinag-uusapan pa rin po natin ang devolution transition plans. Yes, thank you po. I think no, instead of tayo po ay maging reactive, I think we should be proactive. I think the best way to solve this is to reconvene this group and find ways. I think that's the important. We find ways how to get the money. Kasi kung sasabihin natin na we don't have this, we don't have that, then it won't be happening po. So I think meron pong paraan kung magtutulungan po yung ating DBM, the NCDA, other offices here, and yung syempre yung office nyo po and other organizations po. And we could submit again another paper po to you to better explain po kung saan tayo pwedeng kumuha ng pera.